May pera nga ba sa farming? We're in fact na yung mga magsasaka naman natin dyan sa Pilipinas, yung isa sa pinakamahihirap na tao dyan sa Pilipinas at pinakakawawa, pinakamababa ang tingin, konti ang suporta ng gobyerno. Ang farming po dyan sa Pilipinas, hindi naman siya luxurious na business. Mahilig talaga akong magtanim. So, isa yun sa hobby ko. Yun lang naman ang isa sa mga alam ko na pwedeng pagkakitaan dyan. Kasi nakatira ako sa probinsya, may mga konting lupa ako dyan na naipundar, may mga kapamilya naman ako dyan sa Pilipinas. Pwedeng sila yung mag-manage, pwedeng sila yung mapagkatiwalaan, ako lang yung maglalawas ng puhunan. So, yun, kinausap ko sila kung gusto nila na makipag-partner sa akin. Hindi ako nag-i-expect na yayaman ako agad sa paggugulay kasi nga marami tayong challenges dyan sa gulayan. Pero wala ngang masama kung maghahanap ka ng extra na mapagkakakitaan. Kasi kaysa naman natutulog yung pera mo sa banko, why not na mag-try ka na mag-business, diba? So isa lang yung farming sa naisip ko na pwedeng extra income. So nakatulong din tayo sa mga kababayan natin na nakapagbigay ng extra income din sa kanila. Yung gulayan ko po ay organic. As much as possible, pinapractice namin yung organic farming para safe naman po yung kakainin ng mga kababayan natin at hindi tayo nakakapagbigay ng sakit sa bumibili at kumakain ng gulay natin. Gulay na nga, hindi ka pa rin sure na safe yun kasi nga dahil sa mga ginagamit na yun, synthetic chemicals, itong mga synthetic na chemicals, synthetic na spray, na abono ay may mga bad side effect din sa ating kalusugan. So isi-share ko din po mamaya yung mga ginagamit kong products para alam nyo at kung magpa-farming kayo o kaya kahit personal lang yung mga pananim nyo, kung gusto nyo gamitin, pwede nyo rin gamitin. Hindi ko naman siya pinopromote, pero yan lang yung sa research ko na magandang gamitin, which is mga natural siya. So, ang mga tinatanim po namin dyan sa Muntikong Farmville dyan sa Bicol ay talong, sitaw, patubo na rin yung ampalaya natin, tapos yung okra. Puhunan ko galing yon sa savings ko. Yung iba nga dun yung nakuha ko pa sa nung nag-aral kasi ako dito ng practical nursing, so nag-student loan ako. Yung may nakuha akong grants, konting savings ko po yan, pinuhunan ko sa pagpa-farming. Magkano nga ba yung pinuhunan ko? I-reveal ko po soon. Once na nakuwenta ko na lahat ng ginastos ko dyan, which is hindi naman kaliitan, medyo malaki din, lalo na nagka-trial and error pa lang kasi first time ko lang mag-farming. Tapos yung mga kapamilya ko din dyan sa Pilipinas, first time din mag-farming. So, trial and error pa lang talaga kami. So, medyo napadami-dami yung gastos. Nakakaani na kami at nakaka-income na kami. Pero lahat na yun, napupunta lang po doon sa ngayon. So, wala pa akong ipon, wala pa akong naitatabing pera na pwedeng sabihin ko na ito, unti-unti nang bumabalik yung puhunan natin. Ang presyo po ng pananim namin, kahit organic, ay nililevel pa rin namin sa general price sa market. Ganyan naman po, diba? Iba-iba yung price, nagmamahal, nagmumura yung gulay. So, ang ano na lang ng mga farmers, sana makabawi, hindi malugi, at makakuha din kami kahit papano. Kung ano ba yung mga challenges ng magsasaka dyan sa Pilipinas. So, unang-una, financial. Kasi kung wala ka namang puhunan, paano ka nga ba magtatayo ng business? Kahit naman anong business siguro, kailangan mo ng puhunan. So, kung wala kang sariling pera, wala kang sariling savings na gagamitin, pwede kang maghanap ng investor, yung iba naglo-loan. Buti na lang, meron akong konting savings, pero kulang pa rin yun. So, nangutang din ako sa banko, umutang din ako sa tao. Ang pangalawa po, since ang business na naisip po ay ang pagtatanim, ang pangalawa namang challenge natin ay yung kalamidad dyan sa Pilipinas. Alam naman natin na yung Pilipinas, daanan ng bagyo, tropical storm, lalo na ngayon, nasa season tayo ng bagyo. Okay lang sana yung ulan, diba? Kasi kung wala namang ulan, hindi naman tayo makakapagtanim tulad nung last summer, ang init-init dyan. So, hindi talaga mapakapagtanim. So, maganda nga yung ulan. Ang problema, pag na sobrahan naman, bumabaha. Tapos, ang masama pa doon, pag may bagyo na may hangin na. Isa sa malaking kalaban ng mga magsasaka dyan ay yung calamity.
Sa nature yan, di naman natin mapipigilan kung ano ang ibigay sa atin ng kalikasan. Yun lang, maghahanda lang tayo. Yung pangatlong kalaban po ng mga magsasaka dyan ay yung mga insekto, yung mga uod, kung ano-ano pang mga bugs, mga bad bugs. Ang ginagawa naman natin, gumagamit tayo ng mga natural na insecticide, pero yun nga, regular dapat ang gamit mo doon. Pang-apat po sa kalaban natin dyan sa Pilipinas ay tao mismo. Ayan. Isa yun sa problema ko ngayon na na-experience ko na ngayon. Although, alam ko naman na pwede ko siyang ma-experience, pero iba pa rin pag talagang na-experience mo na siya on hand na ninanakaw na yung tanim mo, na pinapakialaman na yung tanim mo ng mga magnanakaw. So, yung pang-apat po na sa tingin ko, problema ng mga farmers dyan ay yung mga magnanakaw. Kakalungkot lang kasi parang eroded na yung mga pagkatao ng mga taong yan. Parang normal na lang sa kanila yung magnakaw. Parang makapakapala na lang ng mukha. Nakakalungkot na alam nila na hindi nila tanim, alam nila na wala silang ambag doon, sila pa yung nauuna sa nagtanim. Kung nagnanakaw kayo ng mga pananim ng ibang tao, please lang naman, matakot po kayo sa Diyos. Kasi isa yan sa 10 commandments, thou shall not steal. Huwag po kayong magnanakaw. Nasa 10 utos siya ng Diyos. So, pananagutan nyo, kung hindi man ngayon, alam ko, karma is real. Kung hindi man ngayon, pagdating ng panahon, yan, haharapin nyo yung Panginoon. So, kawawa naman yung mga small farmers na tulad ko na nadadali ng mga gahamang, ano na yan, kawatan. Panglima ay yung maintenance. Kasama na rin siguro yan sa financial, yung maintenance, kaso, kung wala kayong pang-maintenance na, yun nga, abono, wala kayong pang-maintenance na panglaban sa mga insekto, panglaban sa fungus, bacteria. So, mahihirapan po kayo. Kung commercial po yan na gulayan, kailangan nyo nga ng maintenance dyan para dire-diretsong bigyan kayo ng bunga, tapos dire-diretso yung malabanan yung mga harmful na bugs. Pwede yung natural, tapos yung iba gumagamit ng mga synthetic din. Yung pang-anim, yun yung nabanggit ko, yung discouragement from other people na hindi ka na nga sinusuportahan, kinukontra ka pa ng kinokontra, tapos kung ano-ano pang negative ang sinasabi sa'yo, diba? Or kadalasan, sarili mo pang pamilya yung magdi-discourage sa'yo. Yung iba, hindi naman siguro sa nagdi-discourage dahil ayaw nilang umunlad ka, ayaw nilang nagkaroon ka ng extra income. Yung iba kasi, negative na agad yung naiisip nila na, ay, hindi ka kikita dyan. Ay, malulugi ka dyan. Ay, sakit lang sa ulo yan. Huwag ka nang mag-business ng ganyan. Kaso, ano ngang business ba ang pwede mong isuggest? Ano bang extra income ang pwede mong isuggest? Na wala namang negative side, na wala namang pwedeng mangyaring masama, 'di ba? Lahat naman may risk, 'di ba? 'Yun sa mga nag-discourage sa atin. Pinalangan na lang na mag-succeed yung business venture namin diyan sa Pilipinas. So, yung isa rin po sa naging problema ko diyan, sa una yung buyer. Kasi syempre hindi pa naman kami kilala na nagtatanim, wala kaming masyadong connection, yung mga kapitbahay lang, yung mga personal na kakilala, wala pa kaming mga wholesaler na kakilala. Mayroon kaming produce, mayroon kaming gulay, wala kang bumibili. So, umaasa lang yung mga farmer na bibili ng trader, minsan babaratin. So, yun, ang isa sa problema natin, wala tayong regulated na bagsakan ng gulay, di ba? Huwag baratin yung presyo ng gulay sa mga magsasaka natin. Kasi sila yung nagpapagod, sila yung nagagastos, tapos babaratin lang sa kanila ng mga, ano, ng mga mag-wholesale, ng mga mag-trader. Yung pangwalo, yun nga yung unpredictable pricing. Nabanggit ko na kanina yung problema dito sa buyer. Pero ngayon may buyer na po kami. Thank you po pala sa lahat ng matangkilik ng aming gulayan, sa lahat ng regular na bumibili. So, hindi naman po kami mapapahiya sa inyo kasi maganda naman yung aming produce. Fair pricing naman po kami. So, organic pa po yan. So, dito naman tayo sa farming practices. So, bago po ako nagsimulang mag-farming, syempre, nag-plan, nag-pray. So, yun, first and foremost, I pray to God na sana okay naman tong maging business na to. Kung magbi-business ka, syempre, kailangan mong pag-aralan yung business. So, ako, study. So, paano ba ako nag-study? Hindi naman ako nag-enroll ng business management in agriculture, ganun. Hindi naman ako nag-aral ng ganun. So, nag-aral ako dito sa YouTube, yan, yung mga farmers dyan. May mga pina-follow ako na farmers. Tinitingnan ko kung ano ba yung mga practices nila. Tapos, nag-aral din ako paano ba magtanim ng talong, paano ba magtanim ng sitaw, anong nga dapat gawin, mga maintenance, mga problemang pwede mong kaharapin, gano'n. So, pag-aaralan natin. Pinag-compare ko kung ano ba yung mga practices nila, ano ba yung mga ginagamit nilang mga
product para sa maintenance nga ng kanilang gulayan. Tapos ano ba yung mga technique na ginagawa nila para mas mapaganda yung kanilang pananim. Tapos kung ano ba yung mga variety na, anbaw yung talong, maraming variety ng talong. Lahat naman ng gulay, maraming variety yan. So, ano bang magandang variety ang itanim? Ginagamit namin ngayon yun nga mga ano siya galing sa east-west na seeds. Yung talong namin, Calexto F1 po yan. Tamang season ng pagtatanim. Kung tamang timing lang, may buwan din kung anong dapat itanim. So, yun. Inaaral din natin yan. Tapos, kung ano ba yung, yun nga yung mga best na fertilizer na gagamitin. Best na insecticide or fungicide. Bio na insecticide. Hindi yung mga synthetic na puro chemical. Isa din po sa practice namin sa pag-farming ay gumagamit kami ng plastic mulch. So, ang mulching po, nare-retain niya yung moisture sa lupa pag wala lang masyadong ulan. So, ganyan. Pag tag-init na, so pag nagdilig kayo at mahigitan nyo sa loob ng plastic mulching na yan, moist pa rin yan, basa-basa pa rin yan, hindi siya madilis madry. Tapos pag ganito naman na sobrang ulan, hindi binabaha, hindi na i-erode. Tapos ang kakatulong din yung plastic mulching para maiwasan yung paglago ng mga damo. Pag may mga kasama yan na damo, napupulaputan sila ng roots ng damo. Tapos, kung mag-fertilizer ka, may kaagaw yung roots. So, pag nabawasan yung damo, hindi ka na magagastusan na nagpapadamo pa. Nagpapa-grass cutter pa rin ako, yung in-between lang sa bed. Isa naman sa pinapractice namin ay nagpo-pruning kami. So, ang pruning po, ang alam po ng pag-pruning dati, tatanggalin mo sa taas ng gulay para sumanga. So, ang pagpo-pruning pala, hindi lang ganon. Ang pagpo-pruning pwede din na yung sa ilalim, tatanggalan mo ng mga dahon na yung bulok ng dahon or mga matatanda ng dahon, tapos tatanggalan mo ng extra ang sanga sa ilalim, yung may kasi sa talong yung pa Y pruning ang pinapractice namin. So ang talong kasi mayroon siyang parang Y na sanga. So yung any branch na below doon sa Y na sanga na yung dapat tinatanggal yon para yung pagbubunga ng talong concentrated lang doon sa Y na sanga at saka sa mga ibang sanga doon sa taas na yon. So yung mga sanga sa ilalim, yung mga dahon sa ilalim noon, dapat tanggalin para hindi sila nakikipag-agawan ng sustansya doon sa bunga sa taas. Iba nang ihinayang kasi sayang ng ibubunga. Pero marami na po akong nakita ng mga vlogger na nagtatanim ng talong na ganun nagwa-wipe pruning sila kasi nga subok na nila na mas marami ang bunga pag nag-wipe pruning ka kaysa sa hindi ka mag-wipe pruning. Tapos ang isa pa po noon, pag mag-spray ka na, kasi wala nang masyadong sanga, wala nang masyadong dahon sa ilalim ng talong, mas nakakatipid ka, mas madali mong ma-spray yan yung sa ilalim ng talungan kesa kung maraming sanga doon sa ilalim. Yung mga dahon na yan, yung mga sanga yan sa ilalim, so pag umuulan, so baka may mga fungus yan dyan sa lupa, tumatalsik pa doon sa puno, so nagiging dahilan pa siya na pwedeng magkaroon ng sakit yung halaman. Tapos, weeding, yun nga, weeding, hindi wedding, nakasal. yung damo, nakikaagawan pa sa nutrisyon na binibigay naming fertilizer, tapos nagtatago doon yung mga insektos, balag, yun, isa pa sa ginagawa namin, nagtitrellis kami, nagbabalag kami sa talong para tatalian siya, may suporta. So, pag umulan man, hindi siya dadapa agad. So, gumagamit kami, regular yan, weekly, panglaban sa mga insekto, weekly. Kaso, ang problema naman dahil maulan dyan, minsan talaga araw-araw yung ulan, so hindi ka makapag-spray. Kasi, pag nag-spray ka, dapat hindi naman uulan kasi mawawash out lang yun. Sayang nung spray mo, sayang nung gastos mo, tapos sayang nung pagod. Kaya ako nagagalit na ninanakaw lang yung aming tanim dahil ginagastosan po namin yan at wala pa man lang nga kung nahahawak ang pera dyan, nauuna pa yung magnanakaw. Isa din, dapat na i-practice nyo yung i-hire nyo yung pinagkakatiwalaan yung tao. Siyempre kasi yung magtatrabaho, dapat may malasakit din sa tanim nyo, hindi yung puro sahod lang ang iniisip, diba? Nabanggit ko na kanina, number one dapat yun, pray. Only God knows, only God can help us. Pray for guidance, pray for protection, isensara na God yung angels niya sa ating mga pananim. Hindi ko po pinopromote pero ibabanggitin ko lang yung mga ginagamit ko. Nasa inyo kung gagamitin nyo or hindi. Pero ito yung mga bio fertilizer kasi ito natural siyang mga fertilizer tsaka insecticide. So, karamihan po sa ginagamit ko ay brand ng Agronica. Yung Omega fertilizer nila. So, granules po yan. Ayun yung tinutunaw namin sa tubig para i-fertilize weekly. Yung Formula 1, yung Optimax, saka yung Magic. Magic ayun yung fungicide, natural fungicide.
fungicide. Yan yung Optimax, tapos yung Formula 1, yan naman po yung natural insecticide na ginagamit namin. Gumagamit kami ng foliar fertilizer, yung Among. So, yan yung mga product na ginagamit namin. Tapos, umorder din kami ng banana twine, kagulay yan. Tapos, yung vegetable twine, plastic twine. Gumamit din kami ng chicken manure, diba? Yung organic fertilizer din yan. So, yan, yung chicken manure po, hindi nyo po pwedeng pagkaipot ng manok, pag na-dry na, tapos ilalagay nyo agad sa gulayan. So, may process po yan kung gusto nyo i-research kung how to cook chicken manure. Hindi yung ilalagay nyo sa apoy, hindi ganyan yung pag-cook ng chicken manure. At hindi nyo po pwedeng ilagay, kahit dry na po yan, kailangan nyo pa rin lutuin yan. Kasi pag hindi nyo niluto yan, inilagay nyo lang sa halaman, may mga bakterya pa yan, baka may mga sakit pa yan, fungus kung ano. Tapos mainit po yan sa halaman. So, may pera po sa farming. Depende po. Panapanahon lang, diba? So, lahat ng mga farmers ata, maiintindihan yung ibig kong sabihin. May pera po yan kung maalagaan nyo sa tamang pag-aalaga yung gulay nyo, tapos hindi tayo magkaroon ng kalamidad, tapos magkaroon ng tayo ng right buyer, hindi yung babaratin yung pananim natin. Sa tingin ko, may pera naman sa farming. Pero din, may risk din tayo na malugi. So, magpipray lang din tayo na sana huwag tayong malugi. Yan lang po, kung may pera man, i-update ko kayo. Sa ngayon kasi puro pa talaga labas ang pera, puro pagastos. Naka-ani na din kami, magkano na din yung nabenta namin dun sa gulay, talong, sa sitaw. Thank you po everyone. Salamat sa pag-join dito sa ating live streaming. Salamat sa panonood. Please pray for our success. Lahat naman po ata ng nag-business ay gusto mag-success. So, and yan lang po. And ingat everyone. Be safe. Be kind. Be practical. See you po sa ating next live streaming.